Magandang araw sa inyo dyan, mga friends. Welcome to my YouTube channel, Sharing My Ideas. May nagbigay ng puno ng papaya sa akin from San Jose del Monte, Bulacan. Pero unfortunately, dinala niya ito ng 6 a.m. So, ang nangyari, after office hours pa ako nagkaroon ng chance na maitanim siya. Yan, nilagay ko siya lang sa lalagyan ng stiko, tapos nagyan ko ng lupa, tsaka ako diniligan. Pero mukhang mamamatay na talaga siya. Okay, the next day, nagkaroon ako ng chance, ilipat siya sa drum. Ayan, diniligan ko siya mabuti, bagong lupa yan para sa kanya. Pero mukhang mababali pa rin siya at mukhang mamamatay. So, hindi pwede. Masyado akong na-challenge kung kaya ko siyang mabuhay pa. So, ayan, nilagyan natin siya ng parang sampayan. Itinukod natin siya kasi na-challenge ako. Binigay na sa akin to eh. Pagkaroon ba ba natin ang pababayaan pa ba natin na mamatay lang siya. So, sayang talaga. So, ayan, inayos ko siya. Tapos, diniligan ko siya ng diniligan ng tubig kasi ang pag-asa ko ay makasurvive pa rin siya. So, the next day, nakita natin, ayan, wala na. Mukhang nagkakamatay na talaga yung mga daon niya. Kailangan natin itong ikat. Nasa survival period siya. So, kumbaga, stress na stress siya. Hindi ko naisip to dati na putulin yung mga daon niya. Ngayon, puputulin natin. Baka magkaroon pa ng chance na mag-concentrate yung power niya o yung protina niya dun sa mga dulong dahon. So, ayan, try natin na i-trim down lahat ng mga dahon niya maliban dun sa mga usbong sa ibabaw. So, ayan. After ko siya maputol, tatakpan natin siya para yung moisture niya ikot-ikot lang dun sa loob ng drum at makasurvive siya. Ayan. After 2 days, naglaglaga na lahat ng dahon niya maliban dun sa mga bagong maliit na usbong. Pero yung puno niya, napansin ko, naging green na green at mukhang buhay naman siya. Actually, 3 yung binigay sa akin na nilagay ko sa lalagyan ng stiko. Pero makita naman natin, yung 2, mabilis nakasurvive. So, dumaan din sila sa pagkamatay o yung pagka-stress, pero mabilis sila nakasurvive. Tanging nasa drum lang talaga yung parang dumaan sa process ng pagkamatay. Pero ayan, after 3 to 5 days, yan, nagkaroon siya ng mga bagong usbong. So, hindi natin siya sinukuan. Nakita ko talagang buhay na siya. Ayan, after 1 week, nadagdagan yung mga dahon niya at mukhang matumigis na ng konti yung puno niya. So, ayan. So, nilagyan natin siya ng triple 14. So, ayan. Parang after 1 month, may triple 14 siya. Makita natin na-develop na yung mga puno niya, lalo nang tumaba at yung mga dahon niya, lalo nang dumami. So, masarap talaga na hindi tayo sumuko. Sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sa Tagalog, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Katulad lang din ng halaman. Kung sinukuan ko siya, malamang namatay talaga siya. So, kaya gumawa ko ng paraan para makasurvive siya. Ganon din tayo. Minsan, sa buhay natin, parang sumusuko na tayo. Hindi tayo dapat sumuko. Tiwala lang. Sabi nga nila, kapit lang. Kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon, makikita natin hindi niya tayo pababayaan. At katulad nitong mga halaman na to, ayan, makita natin, after 2 weeks pa, nadagdagan yung kanyang mga dahon. So, kita natin, ayan, naging puno na talaga siya. Tinukuran ko lang siya kasi medyo malakas yung hangin dito at natakot ako na mabali. So, ayan, makita natin, oh, tumaba na yung puno niya. So, after 2 weeks uli, ayan, makita natin, talagang lumago na siya. Wala mo na akong tinatapyas dun sa mga dati niyang dahon. Gusto kong mag-isa muna siyang mahinog at malaglag yung mga dahon niya para talagang ma-develop yung stability ng kanyang puno. So, ayan, makita natin, nagsisimula na siyang magkaroon ng buko ng bulaklak. Okay? Another 3 to 5 days, ayan na, dumami na yung mga buko ng bulaklak niya at yung ibang bulaklak niya nagbloom na. Ayan. At after 2 to 3 days, ayan na, bumubukas na ng gusto yung bulaklak niya at yung iba naman buko, ayan, nagsusunuran na rin. Ayan, tumataba na yung bulaklak niya, simbolo na
After niyan, lilito na yung papaya sa dulo. Sa dulo ng sanga. Ayan, katulad niyan. Yung mismong bulaklak niya, itutulak niya palabas yun, malalanta, maiiwan yung pinakabunga ng papaya. So, nakakatuwa na mula sa pag-survive natin o revival ng papaya, nagkaroon tayo ng chance na mabuhay siya. At ayan, katulad niyan, napabunga pa natin siya. Please watch my next video. Nag-try tayo ng talong mula buto hanggang kawali. So, asahan ko, panoorin nyo rin ito at mag-enjoy kayo sa aking video. Please don't forget to share, likes, and subscribe to my YouTube channel, sharing my ideas. Thank you and God bless.